At uuwi nga tayo ngayon sa Benguet Province kung saan yon ang tinuturing namin pangalawang bahay o pangalawang tahanan. At syempre, sasakay tayo sa famosong Victory Liner dahil wala akong sasakyang dala ngayon. Napili ko at maswerteng nakakuha tayo ng seat sa tinatawag nila ng Deluxe Bus. Malinis dito at medyo spacious yung leg room nila, no? At makalipas nga ang ilang segundo, nandito na tayo sa Pangasinan. Charot lang. So dito papasok na ito, ano, sa La Union papasok na tayo ng Benguet Province. Siyempre dito pa lang natutuwa na tayo dahil marami na tayong green sa nakikita at ang fogs na wala sa atin sa baba. Nandito na nga tayo sa University of the Philippines. Ibig sabihin, nandito na tayo sa Baguio City. At syempre, kakain muna ako. Pero, naisipan ko, kumain sana nitong puto bombong, pero di rin ako bumili. Pero Pasko na, ang dami na nilang puto bombong dito. At syempre, ang aking kasama, ang pinakamagandang pinsan ng ate ko. Siyempre, ang good taste, hindi makakalimutan. At ang upay-upay, nadaan lang ako, hindi naman ako bumili kasi ang daming tao. Kinabukasan nga, naglakad-lakad ako, papunta ako ng SM City dahil meron akong bibilhin. Lakad lang tayo kasi lapit lang naman. Di ko pa alam kung bakit kinuhaan ko itong Mabini Elementary School. Basta nadaanan ko lang. At nandito na nga tayo pa akyat sa SM City, Baguio, kung saan makikita mo rin ang ibang bahagi ng Baguio City. Sa pinakataas niya, no, merong view deck dyan. Makikita mo yung magandang paligid naman ng Baguio City. At dahil na-miss ko ang Thailand, kagagaling ko lang doon. Charot! Yon ang ating kinain. At syempre, bago tayo maglakwat sa kung saan-saan, magpunta muna tayo sa simbahan. Dito, naka-living, ano, nakalagak ang aking lola sa crematorium ng Baguio City Cathedral. Dito sa sky zone naman, sa gilid ng simbahan, makikita nyo iba't ibang mga plants, mga kung ano-anong mabibili ninyo, mga souvenirs meron dyan. Uy! Money maker! May money tree pa. Ewan ko kung ano tumutubo doon. At dahil Pasko na, may points it. Yeah, syempre, nakikita natin ang mga iba't ibang nagtitinda ng mga pagkain dito ngayong papasok na ang Pasko, lalo na no, marami na sila. So, tinanong ko itong bata kung bakit siya nagtitinda, pero sabi niya, meron lang daw pinuntahan yung mama niya at saka yung papa niya. Pero hindi ko alam kung bakit parang puro tubig nilagay niya. Pero hindi naman. Dati, strawberry taho yung famous dito, no? Pero sa ngayon, nauuso na rin yung ube taho. Ito nga mga batang tong galing sa isang school ano, na pinuntahan ako. Nag-interview sila sa akin tungkol sa journalism. Ayan. Sana makapasa kayo. Kape tayo muna. Siyempre, Starbucks. At meron tayong pupuntahan dito sa Burnham Park. Merong concert at the park. At syempre, trabaho ito. Ano? Pero hayaan ko muna to si Darius sa aking partner magtrabaho. Kunwari turista ako at dahil hindi ko naman malapitan si Mayor, siya nala nakipag-selfie sa akin. Yan, si Mayor Benji Magalong at nagsisimula na nga ang concert at the park, Philippine Orchestra. Thank you.
At alam niyo na kung bakit malapit ako sa stage, 'di ba? Ito ang isa sa mga perks ng pagiging media natin, nakakalapit tayo sa mga stages pag may mga show na ganito. Pero syempre, si Darix lang ang nagtatrabaho ngayong paggabi. Ako picture-picture lang, 'di ba? At kinabukasan nga, pumunta tayo sa Philippine Military Academy. Alam naman nating lahat na isa ito sa pinaka-refreshing na puntahan na lugar dito sa Baguio City kasi talaga naman tahimik at pwede kang maglakad-lakad at malinis. So kung anong swerte, pwede mo pang makita rito ang mga kadete na nagtitrain sa, para sa kanila, na nag-aaral ano, para maging mga opisyal ng ating pamahalaan. And, pero ang isa sa talaga sa mga rason kung bakit ako pumunta rito kasi maglalaro ng basketball yung isa sa aking mga best friends na si Ryan Regalado. Kilala niyo yan sa Catanduanes. Nakikipaglaro siya sa mga pogging basketballista na galing ng Maynila. Paglaro dito sa PMA. Hindi ako sumali dyan ah. Kumain kami. Kumain din kami. So after nga ng PMA, pumunta ako sa Stobosa, no, sa La Trinidad. Ang napakagandang kulay ng mga bahay dito sa Stobosa. At syempre, paggabi, nandiyan na aking mga kaibigan, ano, sa media. At party-party, syempre. Kasama ang mga media practitioners. Kinabukasan ulit. Trabaho. Ayun. So ako ang alalay ngayon. Madalas ako alalay niyan. Ito taga Sunstar, Baguio City. Meron niya, pero wired, hindi wireless. Tapos nag-auto-zoom siya sa phone. Yes, good. Sarap na gamitin na. Galing, gaan lang, oh. Ang gaan lang. Tapos ano siya, staples. Ayon, si Jean at saka si Darix ang aking kasama for today's video. Galing kami ng Luwakan, meron kaming kinover na story. At pagkagabi nga, syempre kasama ko ang aking pinsan si Ate Amor. Pumunta kami sa aming favorite na coffee shop, ang Cafe Clutch. Dito, makikita mo nyo, merong mga nagpa-perform dito. The next morning, syempre, yehey! Pumunta kami sa Tuba Benguet. Napakaganda dito sa taas. Ano? So, hindi ito open in public sa ngayon. Pero, napuntahan namin ni Darix. Siyempre, may ginamit na naman siyang powers. Dito kasi yung La Presa, no? Sinara ito nung after ng show na yun. Medyo maraming pumupunta at maraming nasisira. So, sinara muna ito sa public. Mount Kabuyao, Santo Tomas, Tuba Benguet. Tuba Benguet, there. Because I'm short. This is our Darius, my counterpart in bag. He's bringing me around Benguet. Punin niya na daw ako dito. 3 degrees. So right now, anong oras na? It's 10:30. 10:30 in the morning, and the temperature is. So, sarado na to sa public, ano, for the meantime, dahil nung dumami yung turista because of that teles area on television, dumami yung turista, kaya lang, medyo marami nasisira. So, they closed it for the meantime, and the temperature now, 16 degrees. Okay. So, if you're here, you're basically like at the top of the world, the view is really, really nice. And this is not Baguio, okay? This is already in Tuba. So nice. Iba rin pero yung ano, when you 15 get to see, pala, 15. 15 degrees. So it's different when you see it personally. Yes. Yeah, and you just see this the view on pictures. Really nice. If you stay here long enough, magbibitak-bitak yung mga, ano mo? Yung lips. The lips. Okay. Kailangan may kahalikan na palagi ka. Okay, we'll move around this and then share with you some of what we see. Yo. There's a wild strawberry there. So ito yung La Presa, ano, yung kina, sino ba yan? Liza Soberano.
So, yan siya. Nagre-recover na siya ngayon. And, medyo green na rin yung paligid niya ulit. Ano, at nawawala na yung mga ibang mga basura, ganyan. Na cause nga nung pag-flux ng ano dito, ng mga turista. Nung kasagsagan ng teleserye. Pag tinitingnan mo siya sa video or sa picture, maganda naman ano, pero iba pa rin talaga pag pag talagang maganda sa totoong buhay yung view na nakikita mo, talagang iba pa rin na nakikita mo siya personally ano. So again, although it's nice na nakikita natin ito ngayon by sharing. Baguio pizza. So the famous beans? The famous Baguio pizza. Baguette beans. So, it's really not in Baguio anymore because this is in Tuba, but it's still from India. So, there will be harvested. There are no farms in Baguio anymore. They will be harvested by January. There you go. At naka-akyat na nga kami dito sa Cafe in the Sky, where heaven meets Earth. How people ewan ko, parang ang dami na dito magjojowa na pumunta, no? Naglagay nito mga lock-lock na to para sa kanilang ano, sumpaan keme. So love exists. I'm not bitter, but yeah. Hindi daw siya bitter. Okay. So ito yung makikita mo sa taas, ano talagang dahil nasa taas ka nga, halos makikita mo yung buong Baguio. There is a coffee restaurant actually. It's Cafe in the Sky. Breathtaking talaga siya sa taas. Napakaganda, napaka-presko. Very refreshing siya sa mata at sa pakiramdam. At syempre, pwede bang hindi kumain? Ako pa. Alam niyo na kung bakit. Habang naghihintay nga kami ng aming order, merong wishing well dito. Ayun, hindi na shoot. Hindi na marunong magpa-shoot. Secret na lang kung ano yung wish ko. Can share. That's really nice. I can have this on my profile pic now. Breakfast at the Cafe in the Sky. Is that right? Yeah, omelette. With some stuffs inside, and it's really delicious. And the bread. Complex na boy, please. Thank you. Really serves a purpose. It's still hot until now. And the coffee and the miming. Yeah. Dalawa na. Yeah, dalawa sila. And then of course, my cameraman. Narix. Ayun, masarap talaga yung pagkain doon kasi nga freshly cooked siya at marami yung serving. At bumaba na nga kami. Pupunta tayo naman sa reservoir ng Benguet. Ano, dito yung source ng water nila. Ito pwede rin siguro itong puntahan ng public, ano, pero maganda rin siya for educational purposes. At bumaba na nga kami. Pero I recommend kung open yon, punta kayo guys. Maganda talaga dun sa taas. Siyempre along the way pwede kang
humintuhinto, picture-picture, gano'n. Mas maganda yung nakamotor. Ano, kami nagmotor lang kami ngayon eh. Dahil mas makakatigil kasi hindi pwedeng, kung sasakyan, kung malalaki, hindi pwedeng patigil-tigil doon. So, mas maganda yung nakamotor. At may nadaanan nga kaming Ferris wheel pero hindi naman kami pumunta. So, pagkahapon naman, pumunta ako dito sa... Alam nyo na kung saan yan. Sa Good Shepherd. Dito tayo bumibili ng ating napakasarap na ubi jams at saka yung iba pang mga pasalubong. Medyo pricey siya pero worth it dahil talagang freshly made ng mga nuns dyan sa Good Shepherd. Pila din pag natsambahan mo na peak hours, peak days, pipili ka rin talaga. So kailangan mo ilista muna yung mga bibilhin mo. Pero siguro habang maraming tao, pwede ka rin mag-ikot-ikot dito. Meron din mga canteens, may coffee shop dyan, may snack bar. O pwede dito rin naman sa garden. At makikita mo dyan yung Station of the Cross. Pwede ka rin mag-picture-picture. May mga flowers din dyan. And maganda yung ano. At kinagabihan nga, nandito ako ngayon sa Igorot Stairs kung saan ako kumain. Maraming mga restaurants dyan. May dalawang chikiting doon nagpipicture-picture. Nakipicture na rin lang ako. Itong gwardiya ayaw gumising. Ito namang isa, hindi naman kumikibo. Nakipagkwentuhan na lang ako sa ating mga ninuno. Ayan, pwede dyan magpapicture sa Igorot Stairs. Dadaan na naman ako sa SM City bago makauwi. At punta ako kay ate dahil sunduin namin si Ading na may karate session for tonight. At syempre, ang aming street foods bago umuwi. Shout out sa Aboy Tees! Maraming salamat sa Cordillera Press at sa lahat ng nakipagkita sa akin. Ano? Lalong-lalo na sa pa-party. Maraming salamat sa inyo. At sa mga pakape na... sa namakmak na pakape ng mga friends. Maraming salamat sa inyo. Every time na umuwi ako ng Benguet, nandyan kayo for me. So, at least nakita ninyo, guys, ano yung ibang mga pwedeng puntahan maliban sa mga usual na napupuntahan natin tuwing tayo ay pupunta ng Benguet. Ang alam natin, Baguio City, at saka yung Strawberry Farm. But meron tayong iba na pwedeng puntahan na hindi masyadong nakikita sa social media, no? Lalong-lalo na doon sa Cafe in the Sky. Talagang sulit na sulit pagpupunta kayo doon at sa iba pang mga lugar, ano? So, yan muna guys ang aking i-share sa inyo. At ako ay uuwi muna dahil tuwing ako ay uuwi, gabi na. Ayan, tama na muna yan guys. Ako talaga yung uuwi na. Kita nyo naman, pag dumarating ako ganito na yun, na inaabutan ko, tulog na ang lahat. Habang nakabukas ang TV, siguro naghihintay sa akin. Good night!